ano pa ba? May meron pa bang major na meron pa ba? Well, nanalo si Miss South Africa. Christmas! Merry Christmas! Namamas ko po. Ako dapat yata sila yung namamas ko sa atin. Alam ko na ihihirit nila. Dapat sila daw yung namamas ko sa atin. Wow! So, anyway, so I hope na naging masagana ang kanilang 2019. Oh, and all of your or part of your financial goals is, you know, na natupad or unti-unti lumapit kayo sa financial goals ninyo. Yes. Oh. And may mga nabiktima ba ng mga sales mga online? Okay lang siguro na mabiktima ng sale. Wag lang yung scam. Mga investments. Scam. Okay na yung yung sale kaysa sa scam. Yes. At least may na-unfund lang naman. May napuntahan yung pera nila. Okay. Hindi lang itakbo. So, today, ang gagawin natin ay, sabi nyo, mag-year in review year tayo. Year in review. Ano bang nangyari ng taon na to? Yes. Okay. Yan. Mga highlights of 2019. Oo. Personal life ba to? Gusto mo ba? Pwede naman. Gusto mo ba? Masalimot. Sige. Yeah, so, wala akong... Wala akong ni-research. Ano ba? Parang di ka babad sa market. O number one, yung stock market, parang almost flat lang. For 2019. Unless magmilagro. Kasi we began the year na 7.4, 8.9, thereabouts. Or 8.4 daw. Mga ganyan. Sinasabi nila, 10% for the year. But again, no, tingnan natin ang market ngayon para mga nasa ano lang tayo. Mga nasa 7.5. Bakit naging flat lang siya? US-China trade war ongoing, tapos there were some concerns then domestically as regards the economy, although yung GDP naman natin is parang on target naman as per as per the latest figures, pero yeah, largely the US-China trade war, ayan, sentiment driven din, so medyo nagkaroon ng malaki-laking profit take. Nag-ano tayo eh, 'di ba? Nag 8 tayo, 83 for a time this year. Yes. Oh, mga June first. Or July. Oh, tas from there profit takes dire-diretso na. Hanggang ngayon, which I think is relatively better siya than ano nangyari last year. Kasi alam mo, last year down lang na talaga last year, 'di ba? Due to inflation, down. Tapos kayo nag sa sideways. Well, at least nag-peak siya ngayon. So yung mga nag-start mag-invest sa stock market 3 years ago, 2 years ago, hindi masyadong kinabahan this year. Although, I'm sure red pa yung portfolio nila kung nagsimula lang sila 3 years ago, 2 years ago. Lalo na kung meron lang Manila water. Kung may mga Manila. Mga Jollibee, ganyan. Yes. Pa ba Jollibee? Yes, pababa pa rin yung Jollibee. Although, nag-bounce. Nag-rebound naman yung stock. Nag-rebound, yeah. Okay. 220. Pero that's the nature of the stock market. Yes. And the market in general. Kailangan talaga... meron kang plano, no? Hindi lang basta-basta bili ng bili. But alam mo kung kailan mo siya ibibenta. Yes. And marami akong kilala, long-term investment daw sa stock market. Mm-hmm. Pero 1 or 2 years pa lang investment nila, kinakabahan na. O, alam mo yun, sabi ko, akala ko ba long-term ka? So, chill ka lang for mga 4 or 5 years. Yes, yes. 7 years. Again, the stock market, guys and girls, and the whole... Spectrum. Okay, gender sensitive tayo. The stock market is a long-term game. It's a long-term proposition. So, ano lang tayo? Chill lang. There might be some bumps on the road. Misa start of the year, may magsasabi na 10%, 12%. But, you know, take them as guidance, not gospel. Kasi, again, no, things can happen. But, then again, long-term view natin, bakit talaga yung stock market? It's one of the best investment instruments to go in. So, lalo na kapag nagda-down ng market, it's really time to buy. Okay, but... buy for your long-term goal. Yung kailangan yung pera, like, hindi niya kailangan na 5 years time or more. Yes. May napansin pala ako. Ayan, sige. Next. Stock market. Fixed income market. Yes. Yung inflation, hindi na siya masyadong pinag-uusapan this year kasi ang baba na niya. Super baba na. Mga 1%, 2% lang. Mga 1-2%. Back to normal na siya. back within the planned range. DBSP. Kasi last year ba yun? Mga nagsisip. Diba? Halos... halos magka umabot ng 6.7. Oh, ganyan. So ngayon, it has been tingin. Parang every week nag-explain ako noon kung ano yung inflation kasi ang taas-taas daw mga 10% daw, mga 6%. This year parang wala nang tanong sa akin tungkol sa inflation kasi wala kasi, sa wala na. Yeah. Wala na sa radar. Oh, wala na sa radar. So yung mga gustong kumain ng galunggong,
mahal daw ang kalunggong. Magalang yun. But tawilis anyways, na lang nila. So yeah, medyo nag-tapering in inflation because of the efforts din naman ng government. Diba? Yes, part of that is yung rice tariffication law. So yung uptick ng presyo ng bilihin ng bigas is na-taper nila, na-control nila. And of course, yung monetary policy ng BSP, nag-ease down din. Yeah, okay, 'di ba may input na ako, hindi lang ako nagpapatawa. May hugot eh, no? May hugot. Ano pa nangyari? Ayan, kaya okay, kaya kung mababasin ninyo yung mga investment in fixed income, income like bond funds, ganyan, yung mga money market funds. Umalago din. Kumbaga, umakyat din. No? Mataas. In fact, last time I checked, no, some bond funds right now are giving around 6 to around 10% net. Ah, talaga? So for the year, again, no, last year, sinasabi nila, this would be stock market year, equities year. Hindi nangyari. Naging bond, fixed income year ngayon. Which, yung sinasabi natin, is talagang dapat diversify. Yes, yun. Yes. Tapos, nung chinek ko yung year-on-year ng ibang bonds, yung iba 20%. Wow, talaga? Or 18. Talaga? Wow. Ngayon, nung chinek ko yung UITFs. Oh, yun. UITFs. So, the offshore sorry, mutual funds. So, again, the importance of diversification. Kasi, yes, pag meron kang mga iba't ibang klaseng investments, yung isa ay mag-sideways or bumaba, at least yung isa umaakyat, at least ang net mo positive. At least hindi ka nalugi for the year. Yes. Ang importante naman talaga lagi is you focus on your financial goals, and then you invest to make sure na mamimit mo yung financial goals. Mm-hmm. Huwag nyo masyadong isipin na saan ba yung investment na pinakamalaki yung pwedeng kitain. Kasi hindi nyo mahahanap yun. Possibly, ipredict ko ano yung pinakamalaki yung income hindi or return. No? What you can do is manage your risk, diversify so that, alam mo yun, whatever happens, kasama ka dun sa kikita kahit saka, na a portion of your portfolio. Kung anong umakyat, nandoon ka. Yes, yes. Ayan, ano pa ba nangyari? Fixed income, stock yung market. Very recent lang, yung premium bonds. So, yes! Marami akong kilala na bumili. Nag-invest sila. First time nila daw mag-invest. And kahit na, since 500 pesos lang yung minimum, kahit daw mga pa 2,000, 3,000 lang talagang pinursigin nila na mag-invest. Alam ko which ba, is very good. Malaking uptake sa market. Para sa akin, it's good news because nagkaroon ng interest yung mga tao na mag-invest. Mm-hmm. Particularly, they were able to explore another type of investment. Hindi lang, kasi karamihan ng mga saving sa time deposit. Oo, puro sa karamihan ng mga kilala ko talagang sinagahan daw nila and sinabi ko sa kanila, in fact, yung mga karamihan ng mga investment like the stock market, mutual fund, UITF, it's just the similar process. So kung natapos nila yung pag-iinvest sa premium bonds, which is time limit lang yun, di ba? Sabi one ko, year lang naman eh. Oo, at saka yung time na pwede kang mag-invest sa kanya, tapos na, deadline na, di ba? Pero sabi ko sa kanya, whenever they have extra money and they want to invest and earn more than the savings account, madali, they can invest anytime since na-experience na nila paano mag-invest sa premium bonds. Yun nga, halos ganun lang din yung process eh in investing in other instruments or other parang securities. Parang normally, dapat meron ka rin bank account, di ba? Oh, kasi doon nila kukunin yung pera, tapos yung interest mo, saka yung in-invest mo, doon din nila ikikreate. Yes, so sinasabi ko nga, more than the opportunity to win the raffle, para sa akin, ang talagang pinakamagandang learning doon is yung experience of how to invest and makarealize na hindi ganun kahirap. Mas simple lang siya. And at least, it's in an instrument na safe. Yes, hindi pa sila kakabahan masyado. That's right, that's right. So, sa mga nag-invest sa premium bonds, good luck sa atin. Sana manalo tayo. Balato, ha? 1 million at nung condo. Balato. Yeah. So, ano pa nangyari this year? Global market. IPO. Ano mga IPO? Mga 5 to 6 IPOs ata this year. Yung latest ata was Frutas. Yeah, Fruit. Tapos may Axelum. And then I forgot the other four already. So, ang dami kasi yung mga IPOs this year na declare sa stock market. And I think every year naman, maraming mayroong laging nag-IPO. And as we've talked about sa mga previous episodes natin about IPO,
Make sure meron silang plano. Yes. When buying an IPO, hindi lang siya porque yun yung pinag-uusapan, bibili sila, yes. No? Have a plan for your trade. Yes, because not all IPOs would go up then. Yes, yes. Sa kapantayan yun eh, ang mga IPO, di ba? It's a in a way, yes. Well, para sa akin kasi is whenever there's an IPO, alamin nila bakit nag-IPO yung company. Mm-hmm. Is it for expansion? Is it for debt repayment? Kasi yung mga nag-IPO para magbayad ng utang. Mahirap yun. Pangalawa, you should know ano ba yung strategy mo? Ikaw ba ay trader? Kasi usually ang IPO companies, yung first 2 or 3 days nung IPO uptick. Yung ibang oras lang Yeah. So, kung if you're trading, dapat nabenta mo na during that time, no? Sakabantayado mo yan. Ngayon, kung hindi mo siya mabenta that time, malamang may ipit ka kasi usually mapabayan. Katulad that you have sealed. Pero, if you're buying because you're on a long-term investment horizon, yung volatility nung first few months nung IPO, dapat hindi ka na masyadong... It's a time to pick, to buy. Basta alamin mo lang yung tinatawag na... Ano yung tawag doon? Yung fundamental ba? Yung fundamentals niya? Yung... Ang tawag, just escapes me. Yung, sige, isipin mo. Hindi PE ratio. Yung something value. Book value. Hindi book value. Hindi fair value. Fair value. Okay. Kumbaga, parang more or less yun na yung value or price ng stock. So, if the stock is trading at a discount, di ba? Pwede nilang bilhin for the long term. Kung halimbawa, yung fair value ng stock, yung it's trading at a premium, minsan mas mataas, like 50% of the fair. Kumbaga yung Turing sa stock market, dun sa particular stock, kung masyado mataas, 20-30%, then maybe it's time to profit take if you're in that position, or antay mong bumaba ulit. Yeah. Which is what I observe sa karamihan ng mga tao na nag-invest na hanap lang kung ano magandang bilhin, pero hindi nila pinaplano kung kailan nila ibebenta. So guys, before you enter the stock market, so yung lesson dito is, before trading or looking for a stock, know what is this for. Tapos, know kung ano yung profit taking percent mo at yung profit loss. Yes, so target profit at saka cut loss price mo. Kailangan, before you buy, alam mo na kung kailan mo siya ibibenta. Hindi pwedeng bilhin ng bilhin kasi... Yeah. Magpapanik tayo dyan. Yes. Segue ako sa international market. Okay, so, sige. Not bad ah. Yung kamusta? S&P 500 is up by 35% for the year. Yung considering Dow Jones, na nag-US, Dow Jones, I don't know, but more or less ganun na siguro, 35%. Tapos some global funds, I was just checking, they're up by 14%. European stocks, yung I'm checking the index ng Europe, is up by 30%. So maganda yung mga, mga international mga funds. Global markets. No? So again, in terms of financial planning and wealth management, of course, Philippine stock market is there, trading, IPOs, but there's a bigger world out there. Yes. Yan, yung mga international funds, you can also consider that one. Lalo na kapag, kasi syempre, ang ginagawa mo rito, you're diversifying your risk. Di ba risk management, sinasabi natin. So, kung lahat ng investment mo nasa Philippines lang, you're subject to country risk. Mm-hmm. So, if the Philippines tank, di ba, whether fixed income or stock market, tanke ka din. But, kung meron kang global, meron kang US, meron kang Europe, pag medyo tinopak si Philippines, tapos they're going up, then imagine how your portfolio would be. Recently nga, di ba, parang nag-IPO yung Aramco, which is... Yung 1 trillion. And may mga nagtatanong sa akin kung paano daw mag-invest. So of course, actually you also have a client nagtatanong. Yeah, one of our one of our sponsors this year si eToro. Yan, they can open an account with eToro and trade Aramco there, no? And of course, you can have access to global funds and mga ETFs through eToro. Yes, bang diversify din. Yes, right. Ano pa nangyari this year? IPO, US-China markets trade lang, ano pa ba? Asia market down din kasi because of the US-China trade war. So, kung may exposure kayo in the Asian market, medyo expect na down pa rin kayo. Mm. Yung Pogo, kamusta? Yung Pogo, alam ko nagkaroon ng sa Makati. Meron silang parang they stop issuing licenses for Pogo. But it has been supporting the real estate market. Yes. Kasi yung uptake sa condo saka sa office space medyo nagbagal eh. Dahil sa sa mga BPOs. Pero on the other hand, na take up naman siya ng Pogo. Tinanong ko rin yung friend ko na real estate investor naman. Sabi nila parang mga chill lang daw ang real estate for 2019, no? So there were still opportunities pero not as
frantic as last year, noong 2018, no? And ang outlook nila for 2020 is probably it would be the same. But, of course, abangan nila yung ating outlook for 2020, yes. No? So that will be another episode, yes. Yung outlook, which I think will be more exciting. Yes. No? I'm so excited. Where to invest in 2020 na ating video, no? So, saka yung ating ano din, yung fund, kasi di ba every quarter nag-release tayo, yes, ng fund performance. Oo, yung ating ano, performance natin review for 2019. Top performing. Yes. So yan yung mga aabangan nila sa mga susunod na mga linggo. Go, no? Yes. So, ano pa ba? Meron pa bang major na... Meron pa ba? Well, nanalo si Miss South Africa sa Miss Universe. Ang tagal-tagal na nag-reference ko na major, di ba? Anyway. So, I guess, ano ba? That's it? That's yung mga major, major events, happenings na nakaapekto sa ating finances for the year, whether fixed income, stock market, global market, forex pala. Kamu real estate forex din. Parang wala rin masyadong non-event, unremarkable. Yeah. So that's it. Yes. So actually, pang similar lang yung galawan ng forex. Actually, what I always tell people is, of course, we are all affected by the local and the global economy. Mm-hmm. But when it comes to your personal economy, ikaw yung may pinakamalaking effect dyan. No? Kasi ikaw yung nagde-decide kung saan mo lalagay yung pera mo. Yes. Ano yung... Kung add to cart o add to investment. Yes. So, as always... I think add to cart or add to fund. So, as always, you should be more focused on taking care of your personal, yes, economy. Mm-hmm. It helps to monitor what's happening in the local and, yes, the global economy. Alright? So, kasi yung mas may control sa personal economy. Yes. So, wala na yung control sa local and global economy masyado. What we can do is manage our risk, adapt our strategies to what's happening. But when it comes to your personal economy, ikaw ang may control doon kung saan mo ilalagay yung pera mo, saan mo gagastos. Yes. And of course, we are always here to help you in your personal economy. Yes. So if you like this video, please give it a thumbs up. Yeah, and share it to your friends, and please, yes, don't forget to subscribe. So, again, Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas. And Christmas. Advance Happy New Year. Happy New Year. Yeah. So see you again next week. Yes. Alright. Bye-bye. Bye-bye.